So, what's up guys? So, today, meron na naman tayong bagong smile rehab. So, from this. So, if you guys want to find out how we did it, stay tuned. Guys, eto nga pala ang case ni ma'am. So, kung titingnan nyo, wala na siyang ipin sa taas. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng complete dentures. Pero ang gagamitin nating material, mga kaibigan, ay 3D printed po. So, bakit 3D printed? Kasi may very specific na requirement dun sa gusto ni ma'am. So, nagpagawa siya ng denture dati. Kaso, hindi niya nagustuhan yung denture na ginawa. Kasi unang-una, maluwag. Pangalawa, malalaki at mahaba yung nagawa. And very, very squarish yung mga shape. Meron siyang mas older na denture doon, mas strip niya yun, mas maganda sa kanya. And kasi maliliit yung ipin, bilog, pambabae, kaya yung dati niya ang mas gusto niya. Kaso hindi niya na lang talaga magamit yung dati kasi maluwag na rin. E kaso nung nagpagawa siya ng bago, hindi niya gusto kasi panglalaki yung shape. So, nung pumunta siya sa akin, ang sabi niya, "Doc, ang gusto kong shape is etong luma ko." So, ang kagandahan po mga kaibigan sa digital denture ay pwedeng-pwede po namin kopyahin yon na parang Xerox. So, makukopya namin yung size and shape, makukopya natin yung setting ng luma. Ang kailangan ko lang po ay yung lumang denture. So, ang gagawin namin, so kung titingnan nyo itong lumang denture na ginawa namin, ay ginawa ko siya na parang tray. At ito, ito ang magsaserve na parang vertical dimension, so VDO, VDR ng kanyang case. So, after ko po makuha ang VDO, VDR using her dentures, so, ito po ay papasok sa computer at kukopyahin ko po isa-isa yung ipin, yung size and shape niya and yung pagkakasetting ng luma na mas madaling kopyahin kasi para lang ako nagkukopya lang na parang nasa Photoshop lang ako. So, napakadali ng manipulation sa computer. Hindi po katulad pag ito ay minanual natin, hindi talaga makukopya yung kopya. Mahirap po kasi talaga kailangan magaling po yung technician kung ito ay manual natin. Pero sa digital po mga kaibigan, mas madali. Kung nasan talaga yung dating ipin, dun natin siya mailalagay ng tama. Guys, ito na ang case ni ma'am. So, kung titignan nyo, napakaganda ng ating 3D printed dentures. Bilog na yung ginawa natin. Ang ganda na ng ngiti ni madam. And of course, naging very similar dun sa ginawa natin na dun sa kanyang luma. Pero, syempre, konti pinaganda ko pa rin ng todo para mas maging feminine at mas bata ang itsura ng kanyang smile. And ang kagandahan po sa digital denture ay mas accurate po yung pagkakadikit. So, kung titignan nyo po itong video, medyo nahihirapan akong tanggalin siya. And kasi yung suction na tinatawag natin ay very important po talaga sa upper dentures. And of course, ito, pagsasalitain natin si ma'am. So, tignan nyo kung okay siya o hindi. S. 61. 62. F. H. Mississippi. Okay. Thank you, ma'am. So, maraming salamat po mga kaibigan. Ako nga po pala si Dr.Sly bukad.